Ilang barangay sa Metro Manila ay isinailalim sa special concern lockdown. Sa Quezon City, ilang lumabag sa minimum health safety protocols ang nasampolan. Saksi live si May Bermudez. May! Igan, nagkasa ng operasyon ng Quezon City Task Force Disiplina sa ilang bahagi ng Quezon City ngayong gabi. Ito'y para sawayin ang mga lumalabag sa curfew at minimum health and safety protocols. Ilang residente ng barangay Cruz na Ligas sa Quezon City ang nahuli dahil walang face mask at hindi sumusunod sa public safety hours. May nahuling menor de edad at mga nagkukumpulan sa labas. Tiniketa ng mga nahuli. Nagsasagawa rin ng operasyon sa barangay Loyola Heights para sawayin ang mga lumalabag sa minimum health and safety protocols. Sa barangay Holy Spirit sa Quezon City naman, nakabantay ang mga opisyal ng barangay at mga pulis matapos itong isailalim sa special concern lockdown mula nitong Sabado. Pito ang nagpositibo sa COVID dito pero gumaling na ang dalawa. Ang kwento po nila nung mga seso ng City Hall sa hospital din, dumalaw. Dumalaw daw po sa kamag-anak. Then pagbalik dito, nagpa-swab, nagpositive po yun. Delivery ka! May food packs at tubig namang ipinadadala ang lokal na pamahalaan sa mga apektado ng lockdown. July 31 din isinailalim sa special concern lockdown ang isang bahagi ng Fatima Street sa Barangay UP Campus. Matapos magpositibo ang anim na individual, isa pa ang nahawa sa kanila kaya umabot na sa pito mga nagkasakit. Sa kabuuan, 26 na lugar sa Quezon City ang naka-special concern lockdown. Sa Paranaque, inilockdown ang isang bahagi ng Canada Street sa tramo 2 sa Barangay San Dionisio. Mahigit 300 nang sumailalim sa contact tracing at mass testing. Hindi bababa sa 51 nagpositibo sa COVID. Naka-lockdown din ang ilang-ilang street sa Matatlo Subdivision sa Barangay San Isidro. Mahigit 70 individual nang isinailalim sa RT-PCR test matapos na magpositibo ang siyam. Bantay sarado rin ang checkpoint sa daan papasok ng naka-lockdown na Barangay Tanza 1 sa Navotas kung saan 60 ang active COVID cases. At sa Tanza 2 na 72 naman ang kaso. Lahat ng dumaraan, hinahanapan ng ID o anumang patunay na sila'y apor. Anong trabaho natin, sir? Passport, sir. Sa mass testing natin, lumabas na 24% ang positivity rate. Mataas po ito kasi hindi po naman mga close contact yung mga tinest natin. Wala pang naitatalang kaso ng Delta variant sa Navotas. Naka-lockdown din ang Barangay Batis at Barangay Balong Bato sa San Juan at ang Umbel Street sa Barangay Pembo sa Makati. Bilang paghahanda naman sa pagbabalik ECQ ng Metro Manila, abala na ang mga taga-Tondo sa paggawa ng quarantine pass. Tiniyak nilang hindi maaaring mapeke ang quarantine pass dahil may silito ng kanilang barangay. Ang iba pa, dating quarantine pass daw ang gagamitin. Sa Valenzuela, sinimulan na ang pamimigay ng quarantine pass. Isang quarantine pass kada pamilya. Maaari raw itong ipasa-pasa sa bawat miyembro ng pamilya. Kung authorized person outside of residence o apor, hindi na binibigyan ng quarantine pass dahil ID lang ang kailangan nila para makalabas. At live mula rito sa Quezon City, ako si May Bermudez, ang inyong saksi. Mga igan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ng saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.